Ito ang farewell fight ng isa sa mga iniidolong veteranong boxer ni Naoya Inoue sa Japan. Ngunit sa isang iglap ay nagsilbing slaughterhouse ng mga Hapon ang nasaksihan ng marami. Isang gutom na leon ng Cotabato ng Pinas ang lumapa ng buo sa ring. Tapos maligo sa sariling dugo ng kanyang lahi, former OPBF King Kenichi Horikawa. Malagim na pagkakahimlay ang ipinaranas ng ating kababayan sa harapan mismo ng kanyang kababayan. Tulog na nagmistulang burado ang lahat ng memorya matapos laglagan ng matinding uppercut ng Pinoy. Taong 2019, sumibol at pumutok ang pangalan ng mga Hapon sa pangunguna ng tinaguri ang The Monster Naoya Inoue. Naging tanyag ito dahil sa sunod-sunod na panalo at impresibong mga laro sa loob ng ring. Dahilan upang gisingin ang buong lahi nito at maghasek ng matitinding laban kontra sa iba't ibang lahi, kabilang na ang Pinoy. Ngunit ang kinakailangan sa bawat laban ay mangyari ang mga bakbakan sa loob lamang ng baluarte ng Hapon. Sa pamamagitan nito ay maiingatan ng kartada ng mga manlalarong Hapon at maibibigay ang lahat ng pabor sa kanilang pambato. Kaya naman ang veteranong Hapon na si Kenichi Horikawa ay itinuring na nila bilang bayani sa bansa sapagkat ang kartada nito ay pumalo na sa 41 wins and 14 by way of knockout. Kumbaga sa madaling sabi, ay veterano na sa laro ang Hapon at nasa mataas na rankings na ng light flyweight division. May edad na 40 anyos kung kaya't madaling laban na ang nais isa lang para dito. Na bago pa magretiro ay paiinitin muna ang lahat ng mga Hapon para magsilbing happy ending ng mga Hapones. Subalit ang palabunot ang pagkuha ng kalaban ay nauwi sa napakaswerteng kalaban. Ito ay kontra sa ating kababayang si Joey Canoy na nanggaling naman sa lungga ni Pacquiao, General Santos City. Na tulad ng hari ay southpaw ang minanang laro. May overall record si Canoy na 20 wins, 2 loss and 12 by way of knockout. Kung kaya't inakala ng lahat na pangkaraniwan lang ang karakas nito sa ring. Ngunit ang hindi nila alam, matinding kamao ang sorpresa nito na magsisilbing pabaon sa pagkahimlay ng veteranong Hapon na nirerespeto kagaya ni Naoya Inoue. Ating saksihan ang malagim na bakbakang ito, Joey Canoy versus Kenichi Horikawa para sa titulo ng OPBF Light Flyweight Division. So welcome sa ating commentary podcast. At ngayon nga bakbakang Hapon kontra Pilipinas ang ating ihahayag at ipakikilalang boksingero sa inyo. So red gloves po na nakikita nyo si Joey Canoy. Habang ang kanyang katunggali dito na veterano at iniidolo ni Naoya Inoue ay si Kenichi Horikawa. Yan pong naka blue trunks dito. Ganda nung bitaw ni Joey Canoy rito, ano? Oh, yon. Early round pa lang nakatikim na. So matindi rito yung mga nice combination by Canoy. Oh, rapid punches, napakabilis. Talagang naliligo yung Hapon sa suntok. Napakasipag ho nito ni Joey Canoy sa ring. At hindi po ine-expecto nung kanyang veteranong kalaban. Isipin mo, umabot na ng 41 wins itong si Horikawa. So maganda bumitaw itong si Canoy.
Very unpredictable yung pickings ng kanyang punches. And at the same time, merong sipag at enerhiya sa ring . Uy, yun o, kita nyo. Talagang nadaplisan . Daplis pa lang. Talagang ramdam yung bigat, ano? Ayun o, very nice combination by Kanoy. Ito yung mga boksingerong kailangan natin sa Japan, brother. Mayroong killer instinct and at the same time, show no mercy sa kalaban. Maganda yung early na performance doon ni Kanoy. Ganda ng mga pitik ro, no? So far, ito yung pinaka nagustuhan ko kay Joey Kanoy. Maganda yung pickings niya ng punches. And of the same time, merong killer instinct. Merong angas yung kanyang mga suntok. Kaya lang makikita mo yung pagiging veterano rito nung hapon na kanyang kalaban. Oh, tinamaan doon si Kanoy. So meaning talagang veterano itong kanyang kalaban dito. Pero naibalik rin ni Kanoy. Bumabalik yung mga suntok ni Kanoy sa kalaban. Nice body punch by Japanese fighter. Oh! Ang bigat ng kamao. At mukhang bias dito yung Hapon, ano? Napapasilip ron kung nasaktan yung veterano nila. Nice uppercut by Kanoy. Oy, ganda nun, oh. Peekaboo punches. Tsaka hindi nagmamadali itong si Kanoy. Meron lang ako napansin dito kay Kanoy na depensa. Napipitikan siya nung suntok. Pero in terms of exchanging of punches, ramdam na ramdam po nung Hapon. Yung mga binibigay ni... Oh, yun na naman, oh. Kanina pa yun. So, meaning, early round pa lang, ramdam na agad nung Hapon yung bigat ng suntok. Paiba-iba ng estilo si Kanoy rito, no? Dumidikit. Ayan, oh, para hindi makasuntok ng maayos yung kalaban. Kumbaga may fight maturity itong si Kanoy. So using his distance and footwork, nakakabuelo pa ng maigi itong si Kanoy rito, no? Pero bibilib ka rin sa mga Hapon, ano? Sugod pa rin ng sugod kahit na nabigyan ng solid. Dito parang napapansin ko nakaabang na palagi yung kaliwa ni Kanoy. Chinechempuhan na lang ni Kanoy, ano? Abangan natin yung dulo ng video na to. Tignan natin paano maiseset up ni Joey Kanoy yung kanyang finishing punches. Okay, okay. Ang ganda ng laro doon ni Kanoy, ano? Counter punches ang pinapairal dito. Pinapasuntok niya din na bibigyan niya. So tuloy ang bakbakan. Oh, nice uppercut. Paiba-iba yung bigay rito ni Kanoy. Merong bigay sa tenga, merong bigay sa uppercut. So mabilis na nabasa ni Kano yung galaw ng kalaban kahit veterano. At hindi hubiron dumayo sa Japan, ano, brother? Napakahirap po, lahat ng pabor nasa kalaban. Oh! Maganda yung diskarte ni Kanoy. And mahirap din basahin kahit paano.
Kasi may pagkakataon, suntok ng suntok. Oh! Big punches by Kanoy. Mukhang kinakabahan dito yung mga boksingero ng Japan. Tinatampal ho ni Kanoy dito ng solid punches. Isa ito sa mga iniidolo noon ni Naoya Inoue. Dahil ho nung nagte-training si Naoya Inoue sa Tokyo, Japan, eh humingi ho ng advice itong si Naoya Inoue sa boksingerong ito. Dahil ho veterano ho itong si Horikawa. Uy, nice body punch. Nagkakaalugan dito. So nakita natin dito yung iba't ibang varieties of offense ni Kanoy. He can fight on slugfest and backpedal as well. So tulad niyan, pumapasok na yung mga suntok ni Kanoy na kanan. And nakatungo lang si Kanoy rito. Oh! Yun na naman, oh! Kanina pa yun. Ay, babibigat ng mga suntok. Mukhang nalambot dito yung hapon, ano? Wala nang mga lakas yung binibitawan ng hapon dito. At mukhang huling-huli na ni Kanoy yung taktika. Pansin nyo, brother, sumasabay na si Kanoy dito. Tinanggalan niya ng lakas yung hapon. Eh ano, ine-eksperimentuhan na lang ni Kanoy. Bigayan kong bigayan, ayan. Ubus ang lakas nung hapon. Para bang ahas na tinanggalan ng kamandag, ano? Ayan, pumapasok na yung mga suntok ni Kanoy dahil nag-iba ng taktika si Kanoy. Sinasabayan niya sa slugfest. So ito na, the final round. Tignan natin paano niya aalisan ng kamandag. Ito, bas lalong bumigat yung suntok ni Kanoy. Dapat humina na si Kanoy rito kasi late game na to eh. Parang first round ulit. Napakasipag, kaya na oh. Duguan na ho yung hapon, brother. Oy! Grabe yung suntok na yun. At dyan po nagtatapos ang ating bakbakan. Maraming salamat sa lahat ng nag-share ng video na to. At tingin mo ba kayang maging world champion ni Kanoy sa edad na 30? Maraming salamat.